Magandang hapon po. Mga kapuso, sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang pamilihan. At ang pinakamurang commercial rice, pumalo na sa 50 pesos kada kilo. Ang Department of Agriculture maasang bababa ang presyo ng bigas sa patuloy na pakikipag-usap ng Pilipinas sa Vietnam at India. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tumaas pa ang presyo ng bigas base sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ang regular milled rice na pinakamurang commercial rice halos tumaas na sa 50 pesos kada kilo. Sa Agora Market sa Navota City, umabot na sa 50 pesos ang kilo ng bigas mula sa 48 pesos noong isang linggo. Sa Sangandaan Market naman, hanggang 3 piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng bigas sa loob ng isang linggo. Sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng bigas. Hindi pa matukoy kung hanggang kailan ito muling bababa. Sabi ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, may darating na daan-daang metriko toneladang bigas sa bansa ngayong Agosto. We have assured the President that at least 300,000 metric tons is coming in itong month of August and then meron din sa September. But they have said that ang mga 300,000, ito dadating August, September na yun. Pero hindi matukoy ng PRISM kung makatutulong ba ito para mapababa ang presyo ng bigas. Yun ang challenge talaga, ang presyo. Dahil nga nag-shoot up yung presyo sa merkado, sa world market, no, sila. Dahil ang India kasi, nung nag-export ban sila, 40% ng supply ng buong mundo nang gagaling sa India. Ang Vietnam na nga ko raw magbebenta ng murang bigas sa Pilipinas, ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa bansa sa patuloy na pakikipag-usap ng Pilipinas sa Vietnam at India. Pero para sa Federation of Free Farmers Cooperative, hindi raw maaaring panghawakan ng salita lang. That is just a diplomatic chit-chat, no? Of course, they will supply because they need to sell their surplus, no? Pero at what price, no? Eh, kung nag-o-offer yung ibang bansa, let's say, ng $700 per ton, do you think they will sell it to us at $500? Tanong naman ng grupong Bantay Bigas, bakit sa importasyon pa rin nakatuon ang pansin ng pamahalaan sa halip na palakasin ang lokal na produksyon ng bigas? Hindi rin daw maunawaan ng grupo kung bakit umaabot sa 34 pesos ang bentahan ng palay gaya ng sabi ng ilang traders, gayong malayo ito sa tunay na bili ng palay sa mga magsasaka. Sa Kalapan ay 21.50 ang isang kilo ng palay, ganun din sa Iloilo at dyan sa Isabela, 15 pesos dyan sa Kawayan at sa Rojas ay 21.50 to 22. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Department of Agriculture kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Matapos ang limang sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, isa pang big-time oil price hike ang nakaambas sa susunod na linggo. At sa tansya ng isang oil industry source, tataas ng 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos ang kada litro ng gasolina. Habang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos per liter naman sa diesel. Sa datos ng GMA Integrated News Research, kabilang ang tinatayang taas presyo sa darating na linggo, nasa 7.85 pesos na ang price increase sa gasolina sa limang sunod-sunod na linggo ng taas presyo. At nasa magit 12 pesos naman sa diesel na tataas sa ika-anim na sunod na linggo. Para pababain ang presyo, nanawagan ang Makabayan Block at ang United Filipino Consumers and Commuters na alisin ang excise tax at VAT sa petrolyo. Bukod sa mga motorista, malaki rin daw ang epekto nito sa iba pa dahil sa domino effect ng oil price hike. Tanggalin po ang expanded value-added tax na 12% sa petroleum product. Number two, itong tax reform for acceleration and inclusion, meron tinatawag itong petroleum excise tax. Sa kombinasyon po ng 12% IVAT at itong excise tax sa ng train law sa petrolyo, malaking bagay po yan kapag yan ay natapyas. Sinusubukan namin kuna na pahayag ang Energy Department kaugnay nito. Patay sa lalaki sa Tondo, Maynila matapos umanong pagsasaksakin ng dating kaalitan. Ang ugat umano ng krimen, tinutukan ni Von Aquino.
Napatay sa saksak ng kapitbahay si Lodiner De Pano sa Santa Fe Street, Tondo, Maynila kahapon na madaling araw. Itong suspect at victim matagal nang may away, no, may alitan, muntik na magsaksakan. Pero madalas rin naman, napag-aayos sila sa barangay. Kwento ng suspect na si Juanito Retuya, napikon siya sa sinabi ng suspect kaya't pinakitaan niya ito ng kutsilyo. Inadjust pa nga niya eh. Besa, ito lang katapat mo. Pinuto sa akin, tinamaan ako dito. Ayun na yun, doon na nag-umpisa yung gulo. Tapos? Nasaksak ko siya. Pero batay sa investigasyon ng mga pulis. Yung victim kasi natin, nakita nitong suspect, no, na naglalakad doon sa lugar na pinangyarihan. Hinabol niya ito ng saksak. Dumating itong panganay na anak ng biktima at pilit inaagaw yung kutsilyo mula doon sa suspect. At the same time, meron na rin mga tumulong na taong bahay. Sa ospital, binawian ng buhay si De Pano. Si Retuya maharap naman sa reklamong murder. Sana makulong siya. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Nagkaroon po ng pagbaha sa Kidapawan City. Nahirapan ang ilang motorista dahil sa malakas na buhos ng ulan. Inulan din ang ilang bahagi ng Ormoc City. Ayon sa PAGASA, dahil ito sa hanging habagat at localized thunderstorms, magpapaulan din bukas. Base sa rainfall map ng Metro Weather, umaga pa lang may pagulan na sa Palawan at Bicol Region. Pagdating ng hapon, uulanin na rin ang ilang bahagi ng Quezon at Central Luzon. Asahan din ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas. Halos buong Mindanao naman ang ulanin simula sa hapon. Ganun din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Susunod, konduktor ng jeep, bakit pinagtulungan bugbugin ng tatlong barker? Bagong silang Lasanggol natagpuan sa sako. At primetime Queen Marian Rivera, kumasa rin sa price tag TikTok challenge. Tutok lang dito sa 24 Horas Weekend.